Abiso po sa mga commuter ng Philippine National Railways, lalo na sa mga taga Laguna. May itinakda ng petsa ang pagsasara ng istasyon ng Kalamba patungong Alabang. Layo nitong bigyan daan ang construction ng North-South Commuter Railway Project. Ang update dyan, alamin natin mula kay Karen Villanda live. Rise and shine, Karen. Rise and shine, Audrey. Simula nga sa July 2 ay isasara na ang linya ng PNR magmula Kalamba hanggang sa Alabang. Pero Audrey, hindi lamang yan magtatagal ng ilang mga buwan dahil isasara yan ng 5 taon para bigyang daan nga ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Ayon kay Transportation for Railways, Undersecretary Cesar Chavez, magsisimula sa June 13 ang pagbabakod sa PNR. Ito ay para mabaklas na ang mga rails nito. Dito kasi itatayo ang rail tracks para sa elevated North-South Commuter Railway na babagtas magmula Kalamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Nasa halos 500 pasahero ang inaasahang maapektuhan nito at inilatag na ng Department of Transportation ang mga alternatibong masasakyan. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni USEC Cesar Chavez. Ang usapan natin with the LTFRB, yung mga area halimbawa ng Mamatid, kinakailangan na magkaroon ng additional permit para sa jeep sapagkat mas malayo sila sa bus. Otherwise, mula Kalamba, Cabuyao, Binian, San Pedro, dalawang istasyon, Montelupa, may dalawang istasyon, are all accessible ng jeepney at ng bus. Sa mapalitan na ng NSCR ang PNR, iikli na lamang sa isa't kalahating oras ang kasalukuyang biyahe mula Kalamba hanggang Manila. Samantala, ang mga binaklas naman na rilas sa Kalamba to Alabang ay ililipat sa PNR Hondagua, Lucena at Naga City. Ito'y para buhayin ang Kalamba to Bicol route ng PNR habang sarado ang Kalamba-Alabang. Nakatakda ring isara ang linya ng Alabang patungong Manila ngayong Oktubre kung saan magkakaroon rin ng konstruksyon ang NSCR. Audrey, nandito tayo ngayon sa istasyon ng Alabang ng PNR, no? So bale ang mangyayari dito, Audrey, kung ngayon ganito kakitid yung istasyon ng PNR, nasa more or less 200 square meters lamang ito, pero pag naging NSCR na ito, Audrey, ang isang istasyon pa lamang ay kakain na ng kalahating ektarya. So lalaki nga ito, Audrey, at kung ngayon, no, nasa lupa pa yung riles ng tren at dito pa dumadaan yung tren ng PNR, kapag naging NSCR na ito, Audrey, tatayuan ito ng mga poste at magiging elevated na nga ang PNR gaya na lamang ng MRT3 at LRT2. Audrey. Karen, napakagandang proyekto niyan, ano? Pero sa kabila niyan, yung 5 taong construction, medyo matagal-tagal at maraming mga commuters yung maapektuhan. Hindi ba ikinukonsidera o wala bang ibang paraan na makita ang ating pamahalaan na mapaikli ito? Kasi ang 5 years ay napakahabang panahon at for sure, mababago yung daloy ng trapiko mula Kalamba hanggang Alabang. Yes, Audrey, natanong nga din natin yan, no, bakit ganun katagal umaabot ng 5 taon ayon nga sa DOTR, particularly kaya USEC Cesar Chavez, yung ang matagal dito, Audrey, yung right of way talaga, no, dahil kung makikita nyo dito pa lamang sa aking gilid dito sa may Alabang, marami na dito yung mga informal settler, Audrey, kaya naman inaayos pa ito ng DOTR, yung kanilang mapapaglagyan at kanilang malilipatan. Meron din mga subsidiya na hahanda sa kanila ang DOTR. Ito yung interim rental subsidy na tinatawag. Pwede sila makatanggap ng 5,000, ng 7,000. Depende yan doon sa kanilang pangangailangan. At yung 3 taon na aabutin itong right of way pa lamang nito. At yung 2 taon na natitira doon, yun na yung civil works sa Audrey, yung mga pagtatayo ng mga poste. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.